lahat, infanta, lahat sila ay nag-form na ng kanilang mga obiang association sa kanilang mga diocese. Kaya ang nangyari noon, simula noon, ang mga nagkaroon ng mga obiang sa iba-ibang diocese, lahat ng mga members nito ay pumupunta na sa Tayabas tuwing ika-29 ng Agosto kung kailan nagdiriwang ng birthday ang Kristo Obiang. Itong nakalipas na, itong Agosto ito, ang dumating daw ay, let's tell you, 2,800. So, yun ang mga active members ng mga obiyar sa, doon sa mga diocese na ating nilagay. Now, dahil na sa ito kanina, kinakailangan ang obispo ay makilala na sa mundo. Sabi nga sa Vatican, it's about time, panahon na, na ang obispo ang kanyang buhay at kabanalan ay makilala na hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang makakatuwa nito, marami na ngayong sumusulat sa office ng mga Obiang Center, Alfredo Obiang Center, Roma, marami na sumusulat kung saan-saan galing. Brazil, Canada, United States, at nagre-report ng mga pabor na ibinibigay sa kanila ng obispo na hindi naman namin kilala kung sino-sino yung mga yon. Pero ang ibig sabihin, kumakalat na, nakikilala na si Bishop Obiang, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba-ibang bahagi pa ng mundo na yun talaga pinakailangan. Katulad ng nakita ninyo, nung pumunta kayo sa Roma, si kay Pedro Calusot, hindi lamang taga Pilipinas, hindi lamang taga Europa, hindi lang kung saan-saan, ano, dahil dapat makilala na siya sa buong mundo. Kaya naman, noong 2004, nagsimula tayo ng mga obiyar nilang. 2005. So may limang members tayo na naging core group na kung saan sila yung nag-invita sa inyong lahat para mabuo kayong isang mga obiyang Milano. At ito na ang mga obiyang Milano na inyong grupo, ngayon ang siyang nagpo-promote sa iba-ibang community na hindi lamang ng Milano, kundi kung saan-saan na kayo nakarating na Monsa, nandito si... Welcome po, Father. Father Jojo, welcome. So yun. Sana naman po ay karoon na ng grupo na mga obiyan sa Monsa. Yan. So yan ang pinagsimulan ng mga obiyan nila. Ako'y natutuwa at kayong bagamat napakahirap ng Sabado ng gabi, umulan, umaraw, umilin, bumagyo, mayelo, eh talagang nagtitiyaga kayong pumunta sa bahay ng isang member kung saan tayo nagkakaroon ng Bible sharing. Ang isang nakakatuwa doon, makuna kayong mga hindi makapag-umas, no? Talaga naman, akala mo yung may wondo na talagang hindi magkakakilala. Pero nung nagsimula na, dahilan sa salita ng Diyos, nakapag-umas ang lahat. Yan, alam niyo, ramdam niyo kung paano kayo parang isang pamilya na lang. Pero, na bukas ang lahat sa tao. Yun ang isang magandang development na nangyayari. And then, isang pagpapasalamat tayo sa Diyos na napakaraming biyaya na nagbibigay sa maka-obiyar nila. Yung... Alam namin, sorry. Nakatawa siya. Okay. So, itutuloy din ng ating president ang istorya ng maka-obiyar nila. Para na ma-share tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po nang nabanggit ni Mother Rene, ito po ay nag-umpisa pa sa Pilipinas.
hanggang sa makarating ng Milano. Nag-start po siya dito sa Milano. Nagpunta siya ng Milano ng January 2005. Meron siyang yung mga madre na nakasalukuyang naka-assign sa San Tomaso. Silang nag-umpisa kasama ang limang mga Pilipino na maninimba ng San Tomaso. Hanggang sa sila po ang nag-recruit na nag-recruit ng mga tao kung bakit tayo ay nariritong lahat. Ngayon po, ang amin pong grupo ng Makaobyer Milano ay sa kopo po kami ay naka-umbrella sa San Tomaso. Bukod po sa aming mga obligasyon na i-promote si Bishop Obiar, patuloy na ipanalangin ang kanyang kausa at makiisa sa mga gawaing pagsimbahan. Nag-join din po kami sa mga aktibidad ng San Tomaso. Yan po ay sa gabay na rin ng aming chaplain, tsaka yung mga nasa executive committees. At nagpapasalamat po ako doon sa mga naririto, sumuporta sa amin, at hinihiling po namin na sana ay patuloy ninyo kaming suportahan. Ang mga activities po naman namin na mga ginagawa sa kasalukuyan, continuous po yung ginagawa namin Bible enthronement every once a month. Na walang sawa si Mother Rene, patuloy na pumupunta pa rin dito. Bukod po, hindi lang po siya napupunta dito para umattend, at patuloy din po niya kaming ina-update sa mga nangyayari sa kausa ng obispo. At isa pa po doon sa aming mga gawain ay nagpo-promote po kami. Nakagaya po ng nabanggit niya, marami na kaming mga communities na napuntahan. Dito po sa Carmitis, sa